Praise be the name of Jesus. Purihin ang ating buhay na Panginoon. Isang pinagpalang gabi ang aking bati sa inyo, mga katuwang. Kayo po ay nanonood sa Kapahayagan TV channel via Facebook in the service of God's greater glory, at kayo po ay nakatutok sa programang Inspirations 101, the show that inspired people's lives. Ito po ang inyong mga kasama sa course na ito, ang inyong life coach. Ang inyong cyber evangelizer, Coach Brother Rymas Tignero, America. Magpasensya niyo na po sa pagka-video na rin po tayo ng konti. Yan po sa nagkaroon ng kaamalahan ng inyong tukod. Patuloy tayo sa mahal ng Panginoon. At upang tayo patuloy na magpalain ng buhay ng Diyos, tayo po'y manalangin sa mahal ng kamahal ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos ng mga pangyarihan, pinupulit sa salamat namin sa iyong walang tingin na kapatihan at katapatan sa aming lahat. O Diyos, patuloy kami nagtitiwala sapagkat tanging pangalan mo lamang ang siya namin may tataas. O Diyos, o force na ito, patuloy mo kami samahan, gabayan at ingatan sa aming palatutan ng ito, talutigit sa very inspiring topic na kaugnay sa araw ng bukas, at yan po ay ang araw ng kalayaan. Patuloy mo kami gabayan, ingatan at samahan sa aming pagsasahipapawi ng palatutan ng ito. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin, kaysa ng panalangin ng aming ina Birhen si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banasa lang sa pangalan ng iyong utong anak ng aming Panginoon at aming kapatintas Panginoong Jesucristo na pwede na aming kasamang at ng Espiritu Santo di isang Diyos magpasa walang hanggan sa kanilang Ama ng anak at Espiritu Santo. Amen. At dahil po ay pinag-iriwang sa 12 ng Hunyo ang araw ng kalayaan, ating pong pag-uusapan patungkol sa tinatawag na true freedom, ang tunay na kalayaan. Bakit kailangan natin magkaroon ng tunay na kalayaan? Ang kalayaan na dapat natin makamtan ay may bahagi sa atin sa pamagitan ng pagkukulay-kulay sa kanyang mga salita at sa pamagitan ng paglaya kung tunay tayo maranasan at patuloy na maparangalan ang buhay ng Panginoon sa pamagitan ng malayang pag-iinay sa kanyang mga salita. At patuloy tayong pagsabay sa anumang aspeto ng ating buhay. Ito ay sa pamagitan ng ating marugdog na pag-iinay ng kanyang mga salita. Salitang made at may hindi nagbabago. Salita na kahit na kailan ay hindi napuputol at lalong hindi mapuputol sa anumang aspeto ng ating buhay. Kung sa ating minamahal na bansa ay nagkaroon ng matinding takot mula ng sakupin ng mga dayuhan ang ating minamahal na bansa. Mga unang panahon, halos puro pangapi at takot ang siyang pinahihiran. Ngunit sa kabutihan ng Diyos, matatandaan niyo po yung magpala
panahon ni Ferdinand Magellan's Pilipinas, no? 1521 yung pagyakap ng Christianismo sa ating bansa, almost 502 years ago, at patuloy tayo samahan ng Diyos sa pamamagitan ng tunay na pagdaya at ang kalayaan ng siyang puuspo sa pamamagitan ng ating pagsubuhay ng Diyos. And think about it, mga katuwa, through this powerful message, ibig ng Diyos na tayo buhay patuloy na sa kapanin sa pamamagitan ng Diyos at sa pamamagitan ng mga sakit ng Diyos ay binibigyan tayo ng lakas at sigla upang tayong lahat ay patuloy na manampalataya sa ating Panginoon sa pamamagitan ng marugdob na pakikinig ng mabuting balita upang makamit ang tunay na kalayaan na galing sa Panginoon. Mamabasa niyo po sa sulat San Pablo sa mga taga-Galacia, tayo ay pinalayan ni Kristo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Iyan po ang tunay na kalayaan na nais ipapatid ng Diyos sa atin. At maliwanag na sinabi ng ating Panginoong Jesus, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan at magpapalaya sa inyo. Yan po ang sinabi ng Panginoon sa John chapter 8, verse 32. At patuloy tayong samahan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa kanyang mga salita. Tsak, patuloy tayo aagapay sa lahat ng pagkakataon. At paano natin maranasan ang tunay na pagdaya na galing sa ating buhay na Diyos? Ay siya rin kalayaan na dapat natin makapagpunan. Ang tunay na kalayaan ang siyang tataglay ng ating pagkatao, hindi lang mang sa pagiging pagka-Pilipino, kundi pagiging pagkatao at pagka-Diyos. Lahat po tayo kasabay ng pagyakap ng modernong teknolohiya, tayo pong lahat kasama ang inyong lingkod ay patuloy na tumatayo at tumitindi sa aspeto ng ating at sa pamagitan ng gabay at tulong ng Banal na Espiritu, patuloy na binubuhos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Kaya lahat po tayo na nais maranasan ang tunay na pagmamahal ng Panginoon. O sa gayon, masabit natin sa Diyos ang buhin upang tayong lahat ay patuloy na mananim at manampalataya kung patuloy natin dahil ang presensya ng Banal. Dear God in heaven, we acknowledge your holy presence in our midst right now. And let your presence be magnified and exalted, and may it bring healing and deliverance.
each one of us, we put ourselves in your holy presence right now. May your presence be felt. Truly that you are here in the midst of us, when we gathered in your name, we're together praising God. We trust and worship you. Truly that you are here in the midst of us, when we gathered in your name, we're together praising God. We trust and worship you. Dear God, how wonderful to be in your holy presence. We feel, O God, your might. We feel, O God, your holiness. We feel your glory. And may your presence, O God, envelop us from the top of our heads to the deep of our toes. Truly that you are here in the midst of us, when we gather you. Together praising God, we trust and worship you. Pour out my life with your power, your promise to everyone. Acknowledging and worshiping your holy presence. Pour out my life with your power, your promise to everyone. We're waiting, acknowledging and worshiping your holy presence. Your word is our power. Your presence is our strength. Your mind, O God, for your glory and for your honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay, so patuloy tayong pagpalain ng Diyos, at bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay nais ko pong salamatan sa napuntahan ng inyong lingkod nito mga nakaraan. Unang-una po ay ang Mother of Perpetual Help, Dagmana Chapel, DNR Site, FBI, Western Bigutan, Taguig City. Pagamata inabot po ng pus ng pag-ambon, may kasamang ulan, ay
naway patuloy tayong samahan ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay. At ganoon din po sa napuntahan ng inyong lingkod noong Biyernes sa Villa Perflor Subdivision sa Bagumbayan, Taguig City, sa kanilang weekly gathering, at naway pabusog sa nilay patungkol sa the body and the blood of Christ. At nais ko rin po munang pasalamatan of naganyaya sa June 12, 2023, araw po yun ng Lunes, magdiriwang po ng 26th year anniversary celebration ang mga taga St. Ignatius of Loyola chapter. Ang venue po yung mismo doon, ay doon mismo sa simbahan ng St. Ignatius of Loyola sa Usosan, Taguig City, at ang time po niyan ay 4 to 8:30 p.m. So, magtipon-tipon ang lahat sa araw na yon. At sa next Monday, June 19, ay magse-celebrate ng I think 10th year, no? And if, I think 10th year or ano, anniversary ng Gutierrez compound, yun po, o 12 years, o ilang years na po yung Gutierrez compound sa June 19, at yan ay from 2 to 6 p.m. no? At ang Sister Virgie ang MC, ang kaparte ay si Brother Edgar. So patuloy tayo samahan ng Panginoon sa mga aktibidades para po patuloy na pagpalain ng buhay ng Diyos. At ang Philippine Standard Time po ay 7:33 ng gabi. At ang orse ito ay hatid po sa atin ng Urno Bar Handmade Food Pizza.
Okay, so patuloy tayo sa programang Inspirations 101, Season 7, the show that inspired people's lives. Dito lamang po sa Kapahayagan TV channel, sa Facebook page, In the Service of God's Greater Glory. At nais ko po kapatid na the next two Sundays ay di po muna tayo magkaka... Di po muna tayo mag-live stream ng dalawang linggo, June 18 and June 25 for a very prep way in prepared for the coming back of our live stream sa YouTube. Kasi ko katulad yan, ilan lang ang mga nakapanood sa Facebook page, no? Pero in-scroll up na lang at di man lang makapag like, follow, at share. At kung di pa po kayo nakapag like, kung di pa kayo nakapag okay po yung mga bago-bago pa lang sa YouTube channel, ay maaari po kayo mag-like, share, at subscribe sa official YouTube channel na Kapahayagan TV channel. I-click ang notification bell para maging updated sa pinaka-latest na videos na talagang kayo po ay patuloy na mapagpala. At maaari nyo pong bisitahin ang dalawang official website. Unang-una po yan ay ang www.kapahayagantvchannel.wordpress.com at ang isa po yan ay www.kapahayaganbroadcastmediacorp.wordpress.com. So patuloy tayong samahan, gabayan at ingatan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-share ng mga kabutihan ng Diyos. At katulad po nung nakaraang let's say nung May 31, nakapag-live streaming din po ako sa YouTube channel na Kapahayagan TV channel para po sa gayon ay patuloy na pagpala sa ating buhay na Diyos. At titiyak ko po na patuloy tayong sasamahan ng Panginoon sa pamagitan ng ating pagda-live broadcast dito sa Kapahayagan TV channel. At meron pa tayo patitirang minuto ang sa oras sa Philippine Standard Time na 7:40 ng gabi sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan sa kung saan tinalakay po natin ang The True Freedom. Ano nga ba ang tunay na kalayaan na dapat nating makamtan, mga katubang at mga ka-prayer partner? Unang-una po ay ang kalayaan mula sa pagkaalipin ng iba't ibang klaseng bisyo. No? Lahat ng tao sa balatang lupa nagiging alipin na sa mga bisyo tulad ng pangyarinyo, alak, sugal, at kung ano na pa. Lahat po yan ay tayo'y binigyan ng laya mula sa ating Panginoon. At maging kalayaan mula sa pagiging bakla, tomboy, pinalaya ng Diyos pamagitan ng salita ng Panginoon mula sa dating kalagayan, tayo malaya mula sa sakit at karamdaman, kalayaan mula sa pagkakalugmok sa hirap at dusa, at yan ay dahil sa tulong at awa ng buhay banal at makapangyarihang Diyos. At kung matatandaan po natin, no, tayo po ay binigyan ng daya para po tayo lahat ay makapiling
sa presensya ng ating Panginoon. Para po sa gayon, lahat tayo ay patuloy na mapuspos ang kanyang kadakilaan. At sa pamagitan ng kapuspusan ng Banal na Espiritu, tayo po ay patuloy na pinapanagana ang kanyang dakilang pagmamahal. Pagmamahal na galing sa ating Panginoon, pagmamahal na buhat sa ating pag-ibig at katapatan. Tayo pong lahat ng mga nagmamahal sa Diyos ay patuloy at lalo higit na patuloy na maranasan ang tunay na kalayaang galing sa ating Panginoon. And think about it, 125 years buwat nang ipahayag ang kasarila ng ating minamahal na bansa. Buhat pa noong 1898. Kung pagbabatayan natin ang kalayaan mula sa pananakop at ang kalayaan sa kasalukuyan, tayo'y naging malaya sa anumang klaseng hamon ng buhay katulad ng pandemya. Pinahirapan, tayo po'y pinahirapan ng pandemya tulad ng COVID-19. Even after all that, no? Patuloy tayo binigyan ng pagkakataon na maibahagi ang ilang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus, sapagkat si Jesus ay handang maglingkod o handang kumilos sa ating buhay para po tayong lahat ng mga nagmamahal sa Diyos ay handang maparanas ang dakilang kalayaan. At yan ay sa pamagitan ng kalayaan na magpasalamat na Diyos. Kaya saan man daw kayo nandoon, ano man ang nais ipapatid ng Panginoon sa atin, tayo mga nagmamahal kay Kristo, tayo mga nagmamahal sa Diyos, at tayo mga nagmamahal sa Banal na Espiritu, tayo ay maranasan ng kanyang pagmamahal upang ang ating buhay ay patuloy na magkaroon ng kalayaang magpuri at magpasalamat sa kanyang kabutihan at sa kanyang katapatan sa ating buhay. Kapatid, friendship, ka-prayer partner at katuwang, tayo ay patuloy na maging malaya. Maging malaya tayo sa lahat ng pagkakataon. At maging malaya tayo sa anumang hamon ng ating buhay. Upang sa gayon, tayo na mga nagmamahal sa Diyos at mga nagmamahal kay Kristo ay patuloy na maglingkod at patuloy na magpasalamat sa Kanya. Glory to God. Kita.
Okay, so patuloy tayo. So yan po ang ating paksa ngayong gabi, ang The True Freedom. At tayo talagang tunay na malaya na nagpasalamat sa ating buhay na Diyos. At nais ko pong isama sa panalangin, lalo na tingit mga pinapanalangin ng ating mga kapatid, upang sa gayon ay patuloy na maparanganan at maitaas ang kanyang banal at dakilang pangalan. Kasama pa rin natin sa ating panalangin ang patuloy na kalakasan at ng minamahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde, lalo tigit sa paghahanda sa nananapit na 39th Anniversary Overnight Celebration ng El Shaddai DWX Cyber Partners sa darating na August 19 to 20, 2023 sa Quirino Grandstand, Luneta Rizal Park, Manila, upang patuloy tayong pagpalain sa mga nag-iingatan at kabayan ng Diyos. Kaya, so next Sunday, which is July 2, balik tayo sa YouTube channel ng Kapahayagan TV channel. Nga lang, hindi na 7 PM ang magiging oras ng ating broadcast, kundi babalik tayo sa dating oras, which is 6 to 7 PM na tayo. So, pabalik tayo sa dating 6 to 7 PM. Kaya, samahan niyo po ulit ang inyong lingkod. Yung next two Sundays, June 18 and June 25, take a break muna ng ilang ng dalawang linggo para po makapaghanda sa pagbabalik live stream ng Inspirations 101 sa YouTube channel. So tayo po ay manalangin ng may kababaang loob sa ngala ng Ama, Tanganak at ang Espiritu Santo. Amen. Aming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa inyong patuloy na paggabay sa ating paratundulang ito ang programang Inspirations 101. O Diyos, patuloy mo rin pagpalain ang lahat ng mga napanood ito. Lalo tingin niyo mga nasa tapo ng Pilipinas ng mundo. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa. Sundan po ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang higit na biyaya at patuloy. Patuloy nyo rin po ang panahin ng bawat isa. Patuloy po sinasama sa panalangin ang patuloy na kalakasan ng aming minamahal at puno ni God, Mother Mike Sinarte. Patuloy rin ang panahin ang servant leader, Brother Michael Velarde Jr. at lahat ng mga prayer partners sa buong Pilipinas at sa buong lahat ng sambayan ng Pilipino. Lalo tigit, yung mga makikisa sa pagdiriwang ng araw ng kalayaan sa darating na Hunyo 12. We claim a successful Independence Day in the Republic of the Philippines. And I believe, O Lord, that the blessed is the nation whose God is the Lord. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin. Kaisa ng panalangin ng aming Inang Birheng si Maria at ang lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, sa pangalan ng iyong buktong na anak, ang aming Panginoon at aming tagapagligtas, Panginoong Hesukristo, na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo,
iisang Diyos, Agpa sa walang hanggan, sa kanilang Ama, at ang anak at ang Espiritu Santo. Amen and amen. Hanggang sa July 2, sa ating pagbabalik sa YouTube channel ng Kapayagan TV channel, patuloy po ko samahan sa July 2 sa pagbabalik oras ng sa pagbabalik time slot ng alas 6 ng pagkakasyere ng gabi sa programa Inspirations 101 Season 7, the show that inspired people's lives. Muli po ito po inyong isla ng panataya, ang inyong friendship, katuwang at kapayar partner, your life coach and cyber evangelizer, Coach Brother Rinas Tinero America. Kami po'y nag-iwan sa isang pinagpalang gabi at nawa isang makabuluhang araw ng kalayaan sa ating lahat, sa mayan ng Pilipino, sa buong Pilipinas at sa buong. Remember, may magandang bagay ang darating at nagiging sa bawat isa. God bless you.